Ang mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa amin. Buksan ang puso at isipan, pagsalansang ko'y amin. Kasalanan ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na pagdiriwang, napakadami pong mga intensyon. Marami po ang lumalapit, nagmemensahe na kung maaari, Father, ipagdasal niyo po itong kahilingang napakahalaga sa akin. Napakadami po. Ipinapaubaya ko po, itinataas ko po sa kagandahang loob ng Panginoon upang pakinggan bawat isa at tuparin magkatotoo ang hinihingi ng bawat lumalapit. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-adyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang pagkupkup sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang inyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaak na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alaya ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyan. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit, lumalapit kami sa iyo ngayon
nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso, walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pay nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y naging hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan ang mga salari, guro at patnubay. Ang mababang loob sa iyong gabay at nagtuturo sa kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nakakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kung hindi 70 pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya na isang hari na pabayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ay may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang utang at pinayaon siya.
Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nang makaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo." Sabi niya, "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ring mahabag ka sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang makabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Jesus Nazareno. Inuulit ko muli, maraming mga humihingi ng panalangin. Father, ipagdasal niyo po ang aking hinihiling sa Panginoon. Talagang kailangan na kailangan po namin ito. At ako'y nangangako, nangako po ako na ipagdadasal ko sa misa at ang ating mga panalangin dito sa loob ng simbahan. Ang ating mapagbasa, Propeta Daniel, Ebanghelyo ni San Mateo, Diwa ng Kwaresma. Unang pagbasa, Propeta Daniel, ang kahalagahan ng tunay na pagdarasal, konbersasyon sa Panginoon. Ang konteksto po ay sa kay Daniel, nando sila sa kaptibidad sa Babylonia. Kaya may mga tapat sa Panginoon. Isa dito ang pangalan si Azarias. Dahil sa katapatan sa iisang Diyos, ay inilagay sila sa lumiliyab na pugon, apoy. Ito, kung sa secular pananaw ay masusunog ka, malilitsyon ka, gigisahin ka, yan, sa apoy, masusunog ka. Ngunit, siya'y nagdasal, na proteksyonan siya, "Panginoon, huwag mong kalimutan ang inyong pangako sa inyong bayan. Alalahanin niyo po ang ating mahabang istorya, kasamang niyong bayan, ang ating tipan. Totoo, hindi kami tumupad. Nagkasala kami. Wala na kaming templo. Wala na kaming bansa. Wala na kaming lugar na sasamba sa inyo. Nakuha na lahat sa amin dahil sa kasalanan namin. Totoo lang, nararapat sa amin. Ngunit, kami nagsisisi, nagpapakumbaba. Kami naman ang nagkasala. At pinakinggan ng Panginoon ang dasal. Dapat matupok sa apoy. Dapat malitsyon na. Dapat masunog na. Ngunit walang epekto ang apoy sa kanila. Ipinagsanggalang sila ng Panginoon. Pinakinggan ang daing na desperado." Sa ating ebanghelyo, humihingi tayo ng patawad sa Panginoon. Makasalanan tayo, marami tayong atraso, mga pasaway tayo. Alam nating mali, ginagawa pa natin, nagyayabang pa tayo.
Pwes, sinabi, patatawarin tayo ng Diyos Ama kung patatawarin mo ang iyong kapwa. May isang kwento, yung talinhaga, may isang tao, ang utang niya sa Panginoon, 10 milyong piso. Oh! Noon yun, lalo noon, mas mahalaga yung pera noon. Eh ngayon, medyo lumiit na yung milyon ngayon, pero noon, 10 milyon. Pinagbigyan siya ng Panginoon. Ngunit, yung kapwa niya, may utang sa kanya ng 500. 500 piso lang ha, 500. Bayaran mo yan ha? Sinunggaban niya ha? Sinakal pa niya? Bayaran mo yan? Humingi ka ng awa. Tapos, yung kapwa mo, hindi mo patatawarin. Yan, darating ang katarungan. Patatawarin tayo kung tayo din ay mapagpatawad sa kapwa natin na hindi naman gano'ng malaki ang kasalanan. Pinapalaki lang natin. Sige po. Magpagnilayan po natin ito. Una, taimpim at sinserong dasal. At pagpapatawad sa sumakit sa atin upang patawarin din tayo ng Diyos. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, isabuhay natin ang diwa ng Kwaresma. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo ang kanyang bayang nakaranas ng kanyang pagpapatawad ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Tugon po natin, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ang iyong pag-ibig at habag. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagkat aking iniling
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay, upang kaming kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesus Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na iniiwang sa inyo ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Laki ng pagmamahal mo,
at sa mga kasalanan ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamaligiin mo nawa kaming buhay sa pagsasalo naming sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkal na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po rin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro